Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Fatima. At sa pagdiriwang na ito, ay inaanyayahan tayo na bumalik sa panahon nung nagpakita ang mahal na Birhen kina Lucia, Jacinta, at Francisco noong May 13, 1917 sa Cova da Iria sa Fatima, Portugal. Question: sa palagay ninyo, noong panahong iyon, ano kaya ang mga nangyayari? And I'm not only referring sa Portugal. I am referring kung ano ang nangyayari sa buong mundo noong May 13, 1917. Noong panahong iyon, dumadaan sa isang malaking pagsubok ang sangkatauhan. Una, nangyayari ang World War I. World War I na nagsimula sa Europa. Nagsimula na ito noong July 28, 1914 at natapos noong November 11, 1918. So, noong 1917, nagpakita ang ating mahal na ina, mayroon pang giyera. Pangalawa, may nagsisimula noong taong 1917. May nangyayari. At alam po ninyo kung ano iyon? Nagsisimula naman ng paunti-unti ang pagkalat ng isang salot o mas kilala sa klasifikasyon na pandemya. Ito ang tinatawag na Spanish flu. Isang deadly virus, hindi kaya ng medical o ng bioflu. Nakamamatay ang virus na ito. Sabi nga sa isang source, mahigit 1/3 of the planet's population were killed. 1/3 sa kabuuan ng populasyon ng buong mundo ang namatay. Ilan ba ito? About 50 million ang namatay. Father, sa Pilipinas, naapektuhan ho ba ng Spanish flu? Yes. As a matter of fact, 80,000 ang namatay noong panahon na iyon. Hi. Sa palagay ninyo, sa mga pangyayaring ito, ano ang nararamdaman ng mga tao? Anong iniisip nila? One thing for sure, hindi masaya. One thing for sure, hindi exciting ang bawat paggising. Ang mga damdamin at isip ng tao ay nababalutan ng takot. Parang hindi sila ligtas. Nababalutan ng matinding pangamba ng pagluha, ng pagkalito at marami pang iba. Ang hirap mabuhay. Kung kaya't kung para sa atin sa panahon ngayon, nahihirapan tayo
What more, yung mga tao noon, hindi lang virus ang hinaharap, kundi giyera. Ang hirap, di ho ba? Napakahirap. Gayunpaman, sa kabila ng maraming pangamba, may nagbigay liwanag sa oras ng kadiliman, lakas sa oras ng kahinaan. Siya'y walang iba, kundi ang ating mahal na ina, ang Birhen ng Fatima. May 13, 1917, nagpakita ang mahal na ina. At kung pag-aaralan po natin ang mga sinabi ng mahal na ina, ang isa sa talagang gusto niyang bigyang diin at paalala sa mga tao ay ang manumbalik ang tao sa kanyang anak na si Jesus. Mangyayari ito kung isa sa buhay at bibigyang daan ang kapayapaan at pagdadasal. Ilan lamang po ito sa mga mensahe ng Fatima. Kapayapaan, pagdadasal. Kapayapaan. Bakit nga ba nagkaroon ng giyera? Dahil mas pinili ng marami ang mabuhay sa sama ng loob, sa pagiging mayabang, mapagmalaki, mapanghusga, mapanira at marami pang iba. Hindi nakatakataka kung bakit nagkakaroon ng away. Kapag ganito ang nangyayari sa'yo, puro negatibo, sasabog at sasabog ka. Mas binibigyang diin ang away. Mas binibigyang diin ang paghihiganti kesa sa pagpapatawad. Mas binibigyang diin ang panunumba kesa sa pang-uunawa. Mas binibigyang diin ang paninira kesa sa pagtutulungan. Sana dumating ang araw na kung saan ang pipiliin ay ang kapayapaan. Mangyayari lamang ito kung matututo tayong mabuhay ng may pagsunod sa Diyos. Tulad na lamang ng sinabi ni Maria nung nandoon siya sa Kana sa isang kasal, gawin lamang ninyo kung ano ang kanyang ipinapagawa. Itinuturo sa atin ng mahal na ina ng Fatima na sumunod tayo kay Jesus kung gusto nating mabuhay ng payapa. And take note of this. Ang pagiging payapa ay hindi kung wala kang problema. Ang pagiging payapa ay ang mabuhay na sa kabila ng mga pagsubok ay may pananalig pa rin. Karamay natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan. Yan ang una, kapayapaan. Pangalawang binigyang diin ng ating mahal na ina ay ang pagdadasal. Sinasabihan tayo ng magdasal ng rosaryo. And my friends, kapag sinasabing rosaryo, hindi po yung mechanical, hindi yung pampatulog. Kasi mga iba, yun ang nasa isip. Gusto ko matulog, kaya magro-rosaryo ako. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, Holy Mary. Hindi mechanical po ang aking tinutukoy dito, kundi ang ugnayan sa Diyos. Ang ugnayan kay Jesus. Sa rosaryo, ating laging sinasambit ang Aba Ginoong Maria. Ito ay mga salita, mga paalala sa atin na ang Diyos ay pumili ng isang babae
at magiging ina ni Jesus. Pumili ang Diyos at siya'y walang iba kundi si Maria. At si Maria ay sumisimbolo sa bawat isa sa atin. At sa pagpili ng Diyos kay Maria, ay sinasabi rin niya, pinipili rin kita. Pinipili rin kita. Kaya aking inaalay ang aking buhay kahit mamatay sa krus. Pinipili tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Gusto ng Diyos na lagi tayong may ugnayan sa Kanya, ugnayan na nag-aalab, ugnayan na nagpapaalala sa atin na sa kabila ng ating pagiging makasalanan ay may pumipili sa iyo, may pumipili sa akin, may pumipili sa ating lahat. Ay, ang ganda po noon. Kaya nga po mga kapatid, every time na dinadasal po natin ang rosaryo, tandaan po natin ang ginawang pagpili sa atin ng Diyos. Hindi ka iniiwan ng Diyos. Pinipili Kanya lagi. Gusto niya laging may ugnayan. Ang tanong, pinipili mo rin ba siya? Pinipili mo rin ba ang Diyos? Lagi ka bang nagdadasal? Ito ang mga ilang mensahe ni Maria sana pairalin natin ang kapayapaan at sana patuloy din ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal. Tandaan natin mga kapatid, pinipili ka ng Diyos at sana piliin mo rin siya. Amen.